Eleganteng deluxe room, malambot na higaan, relaxing hotel service, at very refreshing na swimming pool. Ganito kasarap ang pakiramdam ng nakastay sa hotel. Hay nako! Ang sarap talaga at very relaxing and refreshing kapag ka nakastay ka sa hotel sa ganito kaganda at eleganteng hotel. Pero ganito pa rin kaya kasarap at kaganda sa pakiramdam kung mananatili ka sa hotel ng isang linggo para i-quarantine? Mga ka-alpha, yan ang ating pag-uusapan sa ikatlong episode ng ating UPA, Opinyon ng Palawenyo. Seven days na pananatili sa quarantine facility at 7 days na home quarantine ang required sa mga ROF, habang 6 days sa facility at 8 days home quarantine naman para sa mga LSI at APOR na umuwi sa Puerto Princesa mula sa Maynila o sa ibang probinsya. May mga kababayan tayong nag-undergo ng quarantine na walang hirap, lungkot o struggle na pinagdaanan. Ay, wala. Wala namang hirap na ganun. Wala naman, okay lang naman, parang normal din. Sana all ganun. Pero ang katotohanan ay hindi. Dahil may mga nag-quarantine na nakaranas ng negatibong emosyon. So ano yung usually na nararanasan nilang psychological effects? Una, nababagot sila. So pagkabagot at pagkainip, syempre imagine galing ka sa, kung ikaw ay ROF, pagdating mo ng Pilipinas, itetest ka ng, ng Bureau of Quarantine. So, ng immigration, hindi kanila muna papauwiin sa lugar mo. So, magstay ka doon. Usually, dati, matagal din, 14 days. Pero kung negative ka naman sa swab, sa RT-PCR, ang gagawin, magstay ka lang muna ng 7 days. And then, kapag may sweeper flights na, ilalagay ka na doon, and then papauwiin ka na. So, in short, pagdating dito sa Puerto Princesa, mayroong panibagong protocol na kapag ikaw ay ROF, another 7 days, edi, nakailang araw ka na ng quarantine dito. Sa unang araw ng pagpasok mo sa quarantine facility, maaaring normal lang at masaya pa ang iyong maramdaman. Number one, yung first day, positive pa siya. Positive dahil maraming nabibigay ng pagkain. At syempre, yung nabigyan ko ng time yung sarili ko. Pahinga ka? Oo, nakapagpahinga ako. Pero first and second day lang siya nangyari. Sa ikatlo hanggang ikaapat na araw ng pagka-quarantine, kumakalabit na ang pagkabagot o boredom. Pakiramdam daw nila ay nauubusan na sila ng pwedeng gawin sa loob ng kwarto. Most of the time, bagot talaga sila. So, sobrang nababagot. Kahit na may wifi naman, kahit na may TV naman, kahit na may kasama, hindi naman din talagang totally nakakatulong sa mga nararamdaman nila. Sa pang-anim na araw, may ilan na nakakaramdam na ng lungkot, depresyon at iba pang negative emotions. Dahil dito, may iba na nakakaisip ng gumawa ng hindi maganda. Nagbalak magtalon. Sinasabi lang nila. Ah, baka. Pero hindi naman talaga sinasabi talaga nila, papakamatay na talaga ako dito. Ay, yes, talagang vocal sila dun. Pag hindi niyo pa ako pinalabas, papakamatay talaga ako dito. So, pag ganun, kinakausap talaga sila. Maging ang ilang mga kababayan natin, bagamat hindi nakaranas na ma-quarantine, nagpahayag din ng kanilang opinyon. Yung para sa akin, sir, mahirap. Si, sa akin na dito, walang inaasahan na trabaho, kundi dito lang din sa Mr. Donut lang din. Kung ma-quarantine kami, wala na, maasahan yung pamilya namin. Sir, mahirap kasi asa lang sila ng facility. Walang ibang tao na makakasama. Ikaw lang mag-isa sa loob ng kwarto. Siyempre, sa pamilya mo, nag-aalala rin sa'yo. Hindi biro ang pinagdadaanan ng ilan sa mga kababayan nating naka-quarantine, lalo na ang panghuhusga at diskriminasyon ng tao sa kanila na dumaragdag sa kanilang pangamba. Hindi rin matatawaran ang sakripisyo at kabayanihan ng mga staff ng quarantine facilities.
Nitong Pebrero 27, 2021 ay inanunsyo ng palasyo na hindi na kinakailangang mag-quarantine ang mga uuwing biyahero. Ito ay base sa IATF Resolution 101. Kinumpirma naman ng pamahalang panglungsod ng Puerto Princesa na napagkasunduan ng local IATF na hindi na sasailalim pa sa quarantine ang sinumang biyahero na darating sa lungsod simula Marso 2, 2021. Kinakailangan na lamang umano ng negatibong resulta ng RT-PCR test sa loob ng 48 oras mula sa mismong araw ng pagdating sa lungsod. Pero ang sinumang biyahero na darating at makikitaan ang sintomas ng COVID-19 ay agad na dadalhin sa quarantine facility. Ito naman ang opinyon ng ilang mamamayan kaugnay sa nasabing resolusyon. Maganda siguro na sila, no? Quarantine talaga sila. Ang katin lang naman dito, yung safety. Siguro mas the best pa rin talaga kung ano. Ika-quarantine pa rin sila para nakasiguro pa rin tayo. Sa opinion ko, dapat i-quarantine pa rin yung mga biyahero na galing ibang lugar na uwi ng Palawan or bibisita pa rin sa Palawan. Kasi para na rin sa kaligtasan ng mamamayan ng Puerto Princesa at saka ng buong Palawan. Sa akin, mas maganda lahat i-test na lang prior sa pumunta dito. Kung wala mang quarantine na silang pagdadaanan dito, dapat talaga i-test muna sila sa Manila. Sa ganitong panahon na may kinakaharap tayong pandemya, ang kailangan natin ay pagkakaisa at pagtutulungan, hindi pagkakanya-kanya at siraan. At sa halip na diskriminasyon, pangunawa at konsiderasyon ang ating ipakita. Saludo at respeto para sa ating mga frontliners at sa mga nagpositibo sa virus na lumaban at patuloy na lumalaban. Ako po si Papi Migs. Ipararating natin ang inyong opinyon sa pamamagitan ng Alpha News Philippines. Ito po ang OPA, Opinyon ng Palawenyo.